Apa berbahan? Selamat, selamat menonton, selamat terkontai dengan eksperiante, dan jenalit, ambilan arau, dan masyarakat saya dalam apa-apaan. Saya kepada Nampak selamat saya sama-sama sama musik ministry. Nah, dulu dalam 12 tahun di bawah dan beras kita saya belum bagus. Saya bilang, orang mahu dikenalin and yours. Nah, dan berbun. Amat ini Juri pada saat itu berpusat. Nah, ada pilihan kita ada Dios sama Dios. Hanya itu on dan mengapa on. Nah, pada kita mengisi Jesus Christ. Pada para nama di sini. Sekarang kita masih kembali kepada jasa itu. Kenapa yang kau lagi terima yang boros? Kenapa yang prayers? Ay, sulat lang ninyo ng maliit at ibigay ninyo ang pataskola at isang sama natin sa prayer tuwing Huwebes ng alas 9 hanggang alas 12 dito sa bahay nito namin. At next week, as the Lord is, will be hospitality. Kung lulubi niya, gusto siya wala na ang gyan. So, makakabalik na tayo na ito, tayo lang dito sa Southeast Asia ay nag-iriwan ng napakapamasko Pamasko Albedin at tuntong na September 1 meron ka lang marinig Joy to the Lord is gone. Wala nang tibia na patutog ng iba't ibang mga Christmas. Pero gusto ko lang sabihin na ang babat mga elder, ang elder ng mga kapabayan, si anak niya, anak na Christy, si Christian Rosette, si Bethel, si Midi, at Sister A, Sister Nelly, at si Sister na of course, hindi talagang kasi kaya kwan. Si sister! Hindi talagang. Angelina! Yay! Palakarang natin ang mga Diyos! Okay, yan mga elders natin dito sa Diyos. Muli, napapasalamat tayo sa mga kababayan na sila ay patuloy na nagliligo sa Diyos. By the way, darang dito pinsa ng Pastor Percy na nasama ako na yung mga sa Kapite at sila ay siya ay pagkakabagpag siya. Later, at derogations na pumunta sa amin. Gusto ko tumayaw sa pizza na kwala dito. Ayan. Yan ang mga pizza ni Pastor. Na sa lahat ng pizza na nila, masipag na dumanalo sa amin. Sa pagpalanta, pizza dito, patuloy na kami po sa mga. Meron, plano ang Diyos sa buhay mo. Love na lang ka ni Jesus. Paano ka lang ni Jesus? Kaya dapat ito na pagdano rito sa kapila ng mas maraming trabaho sa Manila, dito ka dito na kasi nagtano ka mo si mahal ka ng Diyos. Okay, so isa pa ka lang si ang si Pastor John. By the way, pinakahanap ko kay Pastor Jun at yung mga elders ng mga anak ng babae yung pagpapagatan ng mga ating kandungan. By the way, inyong inyong nakikita sa tumuha biyaya ng Panginoon Diyos.
ako ay isang pastor, isang kalimutero, isang pastor, isang electrician, isang tubero, isang jardinero, at hindi sa lahat. Ako ay lingkod ninyo. Palapakayaan natin ang mga kung ano yung pag-ibig ay napagandahin ito ang Christmas time, kanyang bahala na sama si Pastor Roger, si Andres, at sa Pedro, at sa mga kasalimigay. At kanyo na, binibigyan ko kayo ng karapatan na ano man ay yung appreciate na pakatayin itong bahay na lang na before Christmas time para meron tayong makita ng kahit paano ikaw na ay napasayo na rin ang Diyos. Ngayon ay hindi ko na napakitin ano yung mga kapatid na nagkakaloob na ang mga bahay dito sa loob ng bahay na lang yan. Kinala ni Jesus sino? Kinala kayo ng mga tapos sa dapat tayo na tinukod ng Diyos yung inaasa pa sa mga magkakaroon ng wala na. Ano? Wala na. Pero kaya pa nila isa ko para wala na ilimun-imun. Ako lang ang makakita ng Corazon. Bakit? Ako lang nagtatalala ako ng tarutulong oras. Isa kasi sa Moslobra at tayo ay sa parang mahaba wala na concentration. Manikot na ang tweet. Kasi gutom na. Wala pa kaya natin si Jesus. Diba? Okay. So, salamat sa tabi ng Diyos. Ngayon na kaya, dala ko kayo tayo sa salita ng Diyos. Nasko na makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Efeso. Efeso, kapitulo 5. Kanina, ay ating kaya sa Sunday School ay nandito doon sa ang teksto natin kay Nasya verse 14 and chapter 5. Ang talita dito ay dito. At nalagawan ang talagang natin na lahat dahil sa iyo niya. Kaya sinasabi, gumisi ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan. Ano ba yan ang natutulog na libingan? Libingan na pagkatulog. Ito ay spiritual na pagkatulog. At liliwan namin ang Kristo. Pero ang ating magiging teksto nito ay nasa 15 and 17. Tatlo na lang. O apat na lang. Ganito ang sinasabi sa 15. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Namuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mamamang. Verse 16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ng bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang mahal. Verse 17 as verse, kayo o huwag kayong maging hangad sa halip o nawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Diyos ang magpala sa mga talaga na natin ngayong paghahagatan. Ang sabi ng parang na kasulatan ay kailangan na ito ay hulihin at muli ito niyan o himahimahin ang bawat talaga ng Diyos. At ang ating pamulat sa English, redeeming the time for the days are evil. Samantalahin ang bawat pagkakataon sapagkat ang panahon ay totoong kasama
never been my son. I don't know about my ethics as a man or not. Nakapagin ko pa rin na panahon ay totoong kasamaan kasama. At wala niyang ibubuting ito dahil kailan. Dahil yan ang inaatanap sa unang Timothy chapter 3, verse 1. Ano ang sabi niya? Sa mahuling araw ay mababagad ng kahirapan ang babalanan. Ang tao ay magkasalim. Sa mahuling araw, ito na. We are now living in the last of the last days. Whether we like it or not, ito ay mangyayari. Dahil si Jesus na ating Panginoon Jesus ay nagmamadali, nagbabalik. At ang kanyang plano at naiinig na siya bumalik ay yung pinilikas ang kanyang mabilis na hihirang doon sa hihirang kanyang lugar sa kanyang trono. Chapter 14, John, verses 1 and 2, ay which is true there for prayer. What in the name and the book of chapter 14 in John? Gusto ko na makita natin bakit si Jesus ay babalik. At ito ay ating pagkahanan ng maraming mga samahan na nakapalikusan na ipinapangarap ang tungkol sa pagbabalik ng ating pangasas. Ang kalimitan puro prosperity, pero nakakalitaan yung mga pangako ni Jesus sa pamahalan niya. Basahin natin ang verse 1, huwag magagabay ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sa bayan ng ating mga ay malamang silid, sabi na malamang tahanan, sa ibig many mansions. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa iyo, pupunta ako dulo o makipaghanda ako ngayon ng iyong matitirhan? At kapag makipaghanda ako na ngayon ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako nandun. At alam niyo inyo ang daan katubog sa buong na ako. Dapat sinabi ng pangyayosita ng atin ang daan ng inang katubogan. Kasi nandun sa verse 6, sabi na siya sa buong daan, ako ang katubogan at ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban kinalit dumaan tagapit si Jesus Christ sa inang puso. Dito sa verse 16, yung individyo ng iyong busay. Pag sinabi ang iyong busay, dada! Para sa mabuti. Hindi sa para sa masama. Ang bawat pagkakataon sa pagkakuno ng kasamaan ang kasalukoy ng panahon. Mga kapatid o minamahal, nakalimutan na ikot ito, pero ito ay totoo. Hindi ko nakamitin na nanamahalan, subalit
petition o kaya napapagpilan nilang ngayon para sa kanya. Kaysa, doon kami na nakamagalan ka ay nagagawa namin sa iyo o sinasaya. Doon kanta, ay ang tawag ko, dance interpretation. At ang Diyos doon doon doon. Masaya ko sa iyo, no? Sa iyo ang iba. Samantalang gagamitin ninyo ng lubusan. Hindi yan. Bahagi lang ang hindi lubusan. Ang bawang pagkakasa ko para sa tanong. Maging matalino kayo sa pagkitrumo sa mga hindi nanatampalataya sa talagang dito ang bawat pagkakato. Yun ang pagkakit ko sa inyo na nakakalito. Wala na siyang kakayahan. Wala na. Kahit ano man ito, kahit sigawa ko sa tayo, wala na. Wala na. Yung kanyang katilungan ng isip. Kasi, hindi nila kumakanya yung punta. Kaya ang tawag doon na kumakos. Hindi na nangalaan na yung panahon na dumating sa hindi pinakasama ay dumating sa kanya. At ang malatot na bagay Diyos lang na napasaya ng Diyos. Doon sa buhay na pinag-anong ng Diyos. Ecclesiastes o mga mga chapter 11 verse 2 basahin natin. Mga mga sa Ecclesiastes para tapos na Song of Solomon. Pagbago Solomon. Ito ang sabi niya sa 11.2 na mga nararamdaman. Ito ang sinabi ni Hari Solomon. Siya yung mga nararamdaman ng tao dito. Siya yung poso ng mga nararamdaman. Proverbs. Siya Proverbs. Hindi siya Solomon. Solomon. Verse 2, hatiin sa pito. Ito hindi niya gawa, hindi na babagin ko na. Hatiin sa pito. So, ano? Ang kalahal mo. Pagkati mo masisiguro kung ano ang katama-katamaang nangyayari sa pito. So, ito yung hindi niya nagawa. Noong siya ay natinupa, natinupa ang kanyang mag-iisip. May iiwan niya ang lahat ng mga bagay na kanyang ipinagal dito sa lupa. Hindi niya sinamantala yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, ano ang sabi ni Haring Solomon? Verse 2, hindi ko hatiin sa dito. Ano mo yung hatiin? Yung kanyang naman. Yung kanyang ipinunda habang matino kang isip. Ngayon, hindi niya mahati na kasi hindi na matino ang isip. Hindi na bumagala. Hatiin sa dito. Sa walo, ang kalakal mo. Pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamang mangyayari sa mga mundo ng mundo. Yan, hindi niya kinasama. Hindi niya ngayon magawa ang gusto niya. Hindi niya ngayon may bahagi ng kanyang yaman. At ito ngayon ang paraton ng pag-aawayan ng mga naliwan niya. Sa kasi, di ba? Nakakalupot. Pinag-aawayan niya po ang ito. Bumihin niya hinga pa. Eh, di na magawa kasi hindi naman dito. Kasi pinag-aawayan na dito. Yan ang naliwan ng masama sa mga nangyayari. Masahin natin ang James chapter 4.
Verse 14. Santiago, por cortito, andò a tirare dentro di Santiago. Verse 14. Nin, 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 na, nin, nyo, ano. Kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng dunas. Ang buhay ninyo ay parang usok lang. Sandali niyo ito at agad nawawala. Yun ang hindi naabot ng mga tao ang kaisipan ay ang makamundang mga man. Yung hindi alam yung tatim kung ano ang nailari sa kanyang buhay. Walang nakakaalam kung ano ang magayari sa araw ng bukas. Ang hindi na ay paghanda o na ay paghandaan, yung ano ba ang mangyayari? Kasi hindi na lang pwede yung yaman ang kapag-ibigil sa iyong buhay. Samantala, yan pa ang mitya sa buhay mo. So dito sa ating pinag-aaralan ay yung samantalin habang malitok lang ang isip. Habang maalis tayo ng pag-iisip ay gamitin na natin ang bawat pagkakataon. Nagawin ang lahat ng bagay ayon sa utos ng Diyos. Mahirap gawin yung sinabi ni Haring Solomon sa chapter 11 verse 2 na hatiin sa pito, hatiin sa walo ang lahat na yung kalakan pag sinabi ng kalakan, yung yakan mo. Nagwala ang amin. Pero makayong yaman. Oh, kasi pero wala ko yung naman. Kaya ba yung iyong tunso pala sa material na mama? Ayon ang lahat sa mga material na lamang ay magarang ng spiritual at ang lahat ay pinatatumala sa atin na talino wala sa talino na ibahagi natin na ito tayo maging manakot na ibahagi pagpapita natin ang panangyong. Huwag tayo mabiging marangot. Bakit? May iniwan naman ng lahat. Pagdating sa Biblia, ay pagdating ng kamatayan ng lahat ng matalay, walang kwenta. Walang kwenta. Kasi sa kayo pala ko sa inyong tao. Kaya maraming na. Wala na. Wala na. Ang pasalitor, pinagawa niya kasi hindi hinati. Dapat habang matino, hahatiin mo na para pagdating doon sa araw na hindi niya alam kung ano ang kanyang buhay sa araw ng bukas. Pag umi niya o kabilisan sa mundo ito, wala siyang kanilangin ito. Mga sabi. Kaya siya ang nagpupumili na mabuhay ko na wala nang kailangan ng kanyang katawan ay yung kanyang iniwan na yaman na hindi niya inayos doon siya ay matitong pa ang ulo. Ang kanyang iniwan ay ang pinagkakamanan at ang pagkakawayan niya hindi mo na magkailang matapos ng pagkakamanan niya. Dahil ayaw, siyempre ayaw na pinag-aas niya ang matihato. Ayaw naman na siya ay malamangat. So habang panahon yung pagkakamayan. Kaya nga napapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya siya talita na ating magiging tapay habang matilo pa ang ulat.
natin. Job chapter 7, verse 7. Basahin natin. Bago awit. Hope na yun. Yan ang Job. Chapter 7, verse 7. Ito ang sinabi ni Job. Chapter 7, verse 7. Alalahanin ninyo ang buhay ko'y isang hinihala. Hindi mo, hindi na ako muling makikita ng kabutihan. So sinabi ni Job na siya ay kasalukutan, na siya ay umaharap sa pagsubok na Diyos ay laging tinitingnan niya. Na ang kanyang sarili ay wala sa kalihan at inamin niya na kanyang buhay ay sa hindi na naman. So walang pwedeng mangkap malabi ng tao. Walang pwedeng sabihin niya na tao ang buhay, magiging Diyos pa ako ng buhay. Marami naman akong may release. Marami naman akong maintenance. Magbubuhay pa ako. Dito tuloy. Hindi totoo yun. Bakit? Ay sinabi sa last verse ng Hebrews chapter 9 verse 37. For it is appointed to man once to die, but after this, righteous now. Ito ang pinakaman ito. Yung hatod. Ano sabi sa Tagalog? 9:37 ng Hebrews. Sapagkat ininakita sa tao o sa mga tao na mamatay din sa mga pagkatapos ng pag-uho. Ano ba ang iyong ginawa? Sa mundang ibabaw, hindi ko ay nagbukuha. Yan ang tanong to. Kasi hindi na pwede yung magbuha mo na yung namatay. Tanging si Jesus lang ang namatay at siya ay nagbuha na magbuha. Para maipakita niya na siya ay hindi tao, kundi siya ay Diyos na buhay at siya ay bumalik sa kanyang kahalihan para ipaghanda tayo ng buhay na ating mabubuhay na hindi na masisira, wala nang magiging maintenance, nandun na ang lahat na ginahanap na mga anak ng Diyos. Bakit maging kapili na natin ang dakilang Yahweh, ang dakilang tagapagligtas na si Jesus Christ na pagka siya ay naroon na sa alabaw sa tunog ng trompeta ng pakaka ng Merger. Lahat na namamatay kay Kristo ng mayroong pagsipon at katalanan, sila ang unang mabubuhay mula sa makapagpigilan at ang bawat mga anak ng Diyos na nadalaman niya na sila ay tapat sa kanyang paglilingkod at pagsunod sa kaunasan ng Diyos, sila lamang ang makakarinig doon sa tulog ng pakangat ng Amen. Sa unang Tesalonika, chapter 4, mga kanyang ninyo, na ang mahal ng mga buhay ay lahat na sumusunod sa utos ng Diyos, kasalunan tayo niya ang talamahan. Yan ang tinatawag madalas rapture, pero ang kalitatong inaakaw, aakawin tayo. Pero, at inaakaw, di lahat ng bagay maiwag, wala tayong madadala, madala. At anong bagay, kahit itong sinisin nito, pag nandiyan na yung lecture, may iwan lahat yan. Kahit tayo kung ako ay gano'ng mga itinago sa bangko na yakan, ay lahat yun. May iwan lahat. O sa inyo gusto ito na tumira sa barangay niya. Sala, sabay mo, wala naman yung tawas. Kasi pagka gusto mo sa mga kanya, maiiwan ka dito sa lupa. At hindi ka makasama siya. Pero kapag ano nang tayo na nasa iyo, na magiging walang naging alam
sa pagsayoko, ito pa ng Diyos, eh tama na yung sinabi ni Haring Solomon. Hatiin mo ng ito. Hatiin mo ng walo. Ang iyong halakalan niyo, ibahagi. Dahil hindi mo lang mapapakinabahan. Ito na yung nababalik ko. Hindi mo mapapakinabahan na napakarami niya ang alas. Grabe mo ang alas na. Iba-iba. Lahat ng daliri, talaga niya ang alas. Ang alas ng mga mahal. Ito, hindi basta-basta. Ito, dyan siya ang gabi. Dahil na, halos dito ang halaman. Pero nagsama, nagsusot ng mga. Hindi na. Napakarami. Ang naman. Hindi na. Alam na, hindi na natin ang muka. Hindi na mga kaya ng muka. Yun ang pinakamalong kung ano na pinisang buhay na hindi siya nag-invest sa langit. Ano ba yung investment sa langit? Ay yung bawat gawain ng Diyos. Hayong pabakalain. The Bible says, those who bless you, I will bless them. At sinabi ng kanyang Diyos sa inyong kapang. Pinagalagay ninyo ang mga tahanan. Pero nakakalitaan ninyo ang aking tahanan na kasi na. Kapatid, kung nakikinig ka ngayon, sana ang sabihin ninyo. Sa matalim mo ang makakataon na ikaw ay magpahami sa kamahin ng Diyos. Bakit hindi kayo hindi? At ikaw ay nag-invest sa kanyang hindi ka lugi dahil ikaw ay nag-iimbok ng yaman sa langit. Huwag mong isipin na kapag ikaw ay nagbahagi sa gawain ng Diyos, ay ikaw ay nagbawasan ng kayamanan, hindi totoo nun. Sapagkat ang iyong yaman na iyong tinatagilay ay hindi naman iyong pinatatiwala lang naman sa iyo. Diyos! So, maging mabuti kang katumala sa mga pinagkatumalan ng Diyos sa iyo. Bakit ang buhay ay hindi natin alam ang araw ng Diyos. At ang hiningan ng tao ay isang hiningan ng buhay ng tao, isang hiningan ng pakatapos ng mga. Tapos na ang iyong buhay sa mga nito. Tayo na lang kayo. Mga minahaman ko mga kapatid niya. Ngayon mga. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na meron mga pangalan mula sa kanyang salita. Na dapat ang bawat mga pinagkakiwalaan ay dapat maging mabuting katumaan siya. Doon sa pagbanay na pansamantalan lang, hindi permanente sa kanyang buhay, ay magiging kapapipakinama sa inyong bahay. Sabi ko ninyo, kung ako kayo, kayo na ng mga tapat ng mga lingkod. Panginoon Diyos, narinito ko rin ako, kinalagin mo, kinalagin mo ang bagay na ito. Doon sa mga kinakali, wala ang talino, kakalahan na mahabi at talagang ng Diyos. Sa turo ng iyong biyaya, sa mga kinakali ng mga Espiritu, ay kami po ay makapagbahagi ng iyong mabuting balita. Mula po sa aming tahanan, sa aming mga katubad, sa lugar na kung saan kami yung tinadala, at ay balita namin ang mabuting balita na mahal ninyo ang tao. At kung kami naman po yung pinagkali mo lang,
I'll be so much better if you're ready. Di dietro la mia mano posso, posso trasformare, posso non mangiare, e al cuore abbiamo pieno di luna. Ti blesso, aiuta a me, ora, a parlare della vita, non mi riesce a sapere tanto. Quella era lì, cara madre, la vera cara di prima, la pagava la vita, la pagava la vita, la mamma, lenta. Tu dai, tu dai, apri la madre, a parlare della mia vita, dai cari di questo, ma tutti i soldi. La quarta parte è la sfida. C'è la battaglia, a me c'è la mia vita in papà. A chi è il diventato di oggi, come l'altro per l'altro. Che bel video la mia vita, la mia vita. A non pagare, la mia vita ti vuole lasciare. Ma che ti guardate? Quello che ho fatto a me, ma che ti dai niente a me non fatto parla. Dopo un secondo, capo spalla. A parlare di voi, 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 tu devi andare a te di Jesus. Mi hai detto tu, Anna, e ne vale una. Alla sua mano. Parlare, parlare, tu sei la notte. Tu devi andare a te di Dio. Sono la risponda in mezzo. Non lo so, lo fa io, sa che mi amano così. Ma avremo fatto. Hai un uomo, è una buia che fa, al Signore, e che gli hai lasciato sia. Sei un uomo ricco, sei una pana, un sangue, un compagno di mangiare, hai un gran dio che ci sia, per te che mi aspettano, sei un uomo ricco. Thank you.